baya hawa, isaya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak warta wat to everyone of us, mga viewer namin sa YouTube channel Operian Tribe Hebrew Israelite Remnant na nakabase sa bansang Ofir, naging Maharlika at ngayon ay Pilipinas. Kami pong mga Remnant Hebrew Israelite na dito nandirahan sa Asia, sa Philippines. So, nandito naman tayo uli sa isang talakayan na ang topic, ito pinaka-controversial na topic to eh. Ang topic nito, kami tuloy nagmukhang kontrabida. Pero sa totoo lang, kami ang bida. Pero nagmukhang kontrabida dahil sa 66 book. Ang topic ay, there is no word antichrist that can be read in the original Bible. Walang salitang antikristo na mabasa sa original na Biblia. Pag sa original na Biblia, babasahin natin, walang salitang antikristo. Walang antichrist. Pero sa Biblia na doctorated, corrupted, pinalitan na ng mga pangalan ng mga fallen angel, mayroon ng salitang antikristo. Pero bago tayo magsimula, tayo muna idadako sa opening prayer by Pastor Buddy. Apo, samahan po kami mga kapatid sa ating live panalangin. Aba Yahawa, aming alahayam, sa matamis na pangalan ni Yahawa siya ay na aming takapagligtas. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Purihin ka at pasalamatan sa lahat mong kamutihan. Sa oras po na ito, sa hapong ito, kami po ay magpatuloy sa aming gawain. Gabayan mo po kami at patnubayan hanggang sa ito'y matapos. Maraming salamat po. Ito po ang papuri pagpapasalamat. Itaas ang iyong banal na pangalan, aming alahayam, Aba Yahawa, sa matamis na pangalan ni Yahawa siya ay Yaman. Yaman. Okay, simula na tayo. Unang basahin natin yung nakasulat sa original Bible. Yan, basa. Ikalawang Juan, chapter 1, verse 7. Na maraming manlilin lang ang dumating sa mundo na hindi nagpapahayag na si Yahawa Shai Hamashaya ay naparitong nasa laman. Sila ay nadaya at nalinlang ni Anti-Mashiach. Yan po ang nakasulat sa original. Original Ancient Hebrew Bible. Yan. Hebrew to. Na-translate sa Tagalog. Ito na may translate sa English. Basahin ko sa English. That many deceiver came into the world who did not declare that Yahawah Shai Hamashiach had come in the place. They were deceived and deceived by anti-Mashiach. Sino yung anti-Mashiach yung hindi tumanggap kay Mashiach Yahweh? Kontra sila kay Mashiach Yahweh. Ang gusto nila, Jesus Christ kami. Kasi yan ang mabasa sa Bible namin. Yung Bible na gawa ng Vatican, Canon. Tingnan natin ang Vatican Canon Bible ha. Ito. Ito. Romans or Vatican Bible. O, pakibasa. 2 John chapter 1, verse 7. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. So, biro mo ha, Jesucristo na ang nakalagay. Pero sa original Bible, Mashiach Yahweh Shai ang nakalagay. Yahweh Shai HaMashiach. Pero dito, Jesucristo na, Jesus Christ. Sumulpot lang itong pangalan ito. Hindi naman ito ang nakasulat sa original Bible.
tandaan natin, kahit si Dr. Jose Rizal nagsabi na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Kailangan lumingon tayo sa pinanggalingan ng Bible, yung original Bible, ano bang nakasulat doon para makarating tayo sa paruroonan natin sa langit. Gayon ko, hindi kayo lumingon, dito lang kayo sa gitna lang, lumingon kayo sa bandang gitna lang, hindi sa pinanggalingan talaga, ito ang tatanggapin nyo, Hesus Kristo. Ito, naituro ko na nakaraan to, kung sino to. Kung napakinggan yung nakaraang talakayan kung sino ito. Fallen angel ito eh. Shitan. Umaasa ang tao na maligtas sila dito. Eh, isa sa mga fallen angel na dito si Libyatan, prinsipe ng imperno. O, sino ang prinsipe ng imperno sa bagong pangalan niya? Jesus Christ. Eh, paano kayo makapunta sa langit? Kung ang kinikilala niyong tagapaligtas, eh, taga-imperno, prinsipe pa doon. O, Pastor Bade, ikaw naman. Tama yun. Kasi, sa Biblia talaga, tayong lahat, mga kabayan, din lang. Bakit? Yung Jesus Christ na yan, hindi naman totoong tagalangit yan. Yahawa siya ay, nung siya ay nakatawang tao, ang ating dakilang tagapaglika, si Aba Yahawa, yung siya ay nakatawang tao, siya po si Yahawa siya ay. Bakit Yahawa siya ay? Yahawa, tagapagligtas. Pero, ayaw po ng mga kababayan, karamihan sa mga Kristiyano, bakit? Kristo ang nagista nila ng liwanag. Kristo po ang kinikilala nila. Sa buong katotohanan, wala pong naipako sa cross. Naipako na nakatipa, ibinitin sa punong kahoy. Hindi totoo yung ipinako sa cross. Pero, ang katauhan, 10 katauhan sa prinsipe ng impirno. Kaya may kapangyarihan. Siyempre, prinsipe ng impirno yan. Hindi niya malinlang ang buong sanliputan, hindi po niya malinlang ang 10 katauhan kung wala siyang kapangyarihan. Yun po, ang buong katauhanan, masayak yawa siya, yun po ang Kristo. Dito so, tayo sa isang talata, original ancient Hebrew Bible pa rin, o basa. Aking mga anak, narito na ang huling oras at nang inyong marinig na ang masyayak ay darating. Oo, ngayon maghimagsik sila laban sa masyayak at dito natin malalaman na ito na ang huling oras. So, huling oras ha? Oh, last hour. Sa English, my children, here is the last hour. Is and when you have heard that the Messiah is coming, yes. Now, they have rebelled against the Messiah. And in this, we will know that it is the last hour. Malaman natin nga nasa huling oras na tayo pag mayroong mga kontra kay Mashiach Yahawashai. Yaman. Oh, mga kontra kay Mashiach Yahawashai. Huling oras, hindi huling mga araw. Tama. Iba ang huling mga araw, iba ang huling oras. Mamaya explain ko yon ang mga araw. Pero huling oras. Pag nandito na tayo sa huling oras, lalabas na ang anti-Mashiach. Pag ipangaral mo si Mashiach Yahawashai, ayaw nila, galit pa sila sa iyo. Kasi ang tanggap nila, Jesus Christ. Kasi kami daw ang Antikristo. Pero kayo naman ang anti-Mashiach. Ngayon, sino ba ang tama? Pagbabasihan natin ang original Bible, kayo ang kontrabida, kayo ang anti-Mashiach. Ayon sa original Bible. Pero kung Bible naman ninyo ng corrupted, kami naman ang kontrabida kasi anti-Kristo kami. Anti-Kristo kami. Pero hindi nga ang original Bible yan. Peking Biblia yan. Doctorated, corrupted, satanic Bible. Dahil ang nilagay lahat, pangalan ng mga Satan or fallen angel. Tama. So ang
paniniwaan ating Biblia, yung original ancient Hebrew Bible, o Hebrew, matranslate na natin, kasi meron na tayong Google Translator. Kasi kung nung araw, may Google Translator na, noon pang nung araw, malaman sana natin ang tunay na pangalan ng may likha. Tunay na pangalan ng tagapagligtas. Kaya lang, wala pang Google Translator noong araw. Pero ngayon, meron na. So, nalalaman natin ngayon kung sino ang totoo. So, yan. Ngayon, tingnan natin ang Biblia ng Vatican o Corrupted Bible, Romans or Vatican Bible. Basahin natin. Dito kayo naniwala eh. Pero hindi ito. Piki itong Biblia nito. Huwad to eh. Dapat yung original. Pero basahin natin ang huwad ha. Ito yung paniniwalaan ninyo. Basa. 1 John chapter 2 verse 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig, nadarating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Binanggit dito, marami ng Antikristo, maraming Antikristo. E kaming mga kontra kay Kristo, konti lang kami. Oh, hindi ito. Hindi talaga ito ang tama. Ang nakalagay sa original doon, maraming anti-masyayak. E sino ba ang anti-masyayak? Lahat ng Christian. Anti-masyayak. Dahil ayaw nila kay Masyayak Yahusha. Kasi hapon daw yun. Yahusha, parang hapon. Parang Mitsubishi, Kawasaki, Toyota, Yamaha. Oh, parang hapon. Yan ang tunay na pangalan ng tagapaligtas. Hebrew po yan. Ancient Hebrew, hindi modern Hebrew. Kasi ang modern Hebrew dito kasi sa Yahusha ay Yehoshua. Oh, another, gishort nila, Yeshua. Pero sa English, Joshua. Joshua ang English sa Yahusha. Ang Yahusha ay ancient Hebrew. Ngayon, maraming mga anti-Masyayak Yahusha, marami. Kayo 'yon, tama 'yon kayo kasi marami lahat ng Christian, pinakamalaking religion sa buong mundo, Christian. Iba-ibang denomination, anti-Masyayak Yahusha sila. Ayan lang tanggapin si Masyayak Yahusha. Gusto lang Jesus Christ. E kung nakalagay sa inyo dito, maraming mga Antikristo. Eh, konti lang kami Antikristo eh, kontra kay Kristo. Kasi itong Kristo, nanggaling to salitang Serapis Kristo sa Egypt. Ang originality ng Christianity ay sa Egypt noong 305 BC pa. Kinopya lang ng Vatican noong 325 AD na naging Christian ang Roma. Tama. Pero ang unang Christian, Egypt, sa Ehipto. O yan. Ano yun? Diretso tayo. Sunod. O ito. Yahusha. 6 BC to 70 AD. Ngayon, itong Jesus, 1769 lang sumikat, kilala sa buong mundo. Ang gamit lang picture ay si Cesare Borgia. O ikaw, Pastor, explain mo yan. Cesare Borgia po kasi ang anak ng dating Alexander Bishop Alexander Borgia. Kristiyanong Kristiyano yan. Katoliko. Ngayon, si Cesare Borgia, yun po ang isa sa katauhan ng Kristo. Ang tinatawag ninyong tagapagligtas. Hindi nga po tagapagligtas. Yan eh. Kasi ang Kristo na yan, ulitin ko po, prinsipe ng Emperno. Siya po si Cesare Borgia sa katauhan ni Kristo. Siya po si Libyatan. Pag makatira doon sa pinakamalalim o pinakamadilim na bahagi ng karagatan, siya po si Libyatan. O, kung siya magkatawang tao, siya po si Hesus Kristo. Ang kinikilala niyong Jesus na tagapagligtas na ipinako sa cross. Hindi po buong katotohanan yan. Yan po ay huwad. O, inventong kwento. Bakit? Wala namang liturgy. Sa Paleo-Hebreo, ang pinakaunang salita bago ibuwal yung
Sabi ng mga Kristiyano, turi ni David, walang turi ni David. Ang tinayo po yon na Babylonia po ng building na sa katawan po ni sinabi lang, turi ni David. Hindi po David, kundi yun po ang kinikilala po nilang unang mang tagapagligtas na ipinanganak ng December 25 si Nimrod. Yun po, ibibalik ko muna kay, okay, kay Bishop. Bakit hanggang 70 AD lang ito si Hawa Shai? 70 AD lang siya eh. Ang nakilala siya hanggang 70 AD. Oh. Bakit nangyari? Kasi ganito yon. Ah, ah, basa. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuroan ng mga demonyo. Ang mga katuroan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Manhid na budhi, ha? Kahit anong paliwanag mo, manhid talaga sila. Walang pakiramdam. Pansinin mo, ha? The Spirit clearly say that in the last days, sa last days, ay maglabasan ang mga katuruan ng demonyo. Saan nagsimula ang katuruan ng demonyo? Sa last days. Ngayon, alamin natin itong last days. Iba ito sa last hour. Anong pagkakaiba ng last hour? Kasi ang last hour, lalantad na, ituturo na si Mashiach Yahweh Shai sa last hour. Pero sino ang lalabas dito etong last days? At tingnan natin, ha? Dito sila kumukuha ng teaching, maniwala, ng katuruan ng demonyo. Ito, only a lie. Kasinungalingan has different version. Ito, magkaiba-ibang version. NIV, Good News, American Standard Version, King James, oh, Living Bible, iba-ibang version. Pero ito, nagkukontra lahat ng talata. Ang mga ministro dito, nagdidibati pa sila. Kasi lies nga ito. Ang kinikilala nila ditong tagapagligtas ay mga demonyo, mga fallen angel. Ito yung teaching of demon in the last days. Ngayon, tingnan natin, ha? Ah, basa. 2 Peter chapter 3 verse 8. Dadapuat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Yahawa ay katulad ng 1,000 taon. Tama. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Yun. So, ang 1 araw ni Yahawa Shai ay 1 ni Yahawa, nagkatawang tao siya, Yahawa Shai, o yung hindi pa siya nagkatawang tao, siya po si Abba Yahawa, ang 1 araw niya ay katumbas sa 1,000 taon sa atin. 1,000 years sa atin, one day lang kay Yahawa. Tama. Ngayon, sinabi doon, sa huling mga araw, ibig sabihin, mag-backward tayo ng almost 2,000 years. Doon nagsimula ang katuruan ng demonyo. I-backward natin ng 2,000 years na equivalent of to this. Kasi sa huling mga araw eh. Dahil sabi rito, but beloved, be not ignorant of all these one things. Hindi dapat tayo maging ignorante. The one day of with the Yahawa is 1,000 years. And 1,000 years as one day. So, 1 araw ni Yahawa ay 1,000 taon sa atin. Ngayon, i-atras natin, ha? Ayan, tingnan natin. Ah. Noong 70 AD, nilusob
Bakit ang pangalan Yahweh siya hanggang 70 AD lang? Kasi ang 70 AD, yung Roman Empire ay winasak nila ang Jerusalem. Gayon, anong kinuha nila? Stolen, ninakaw. Ang ancient scripture, yung original Bible, na this book is written by Hebrew people. Hebrew ko, not Christian. Hebrew. Kasi ang Bible ng Christian, ginawa na ng Latin, ginawa na ng Greek, ginawa na ng modern Hebrew. Pero yung ancient Hebrew, ancient, the ancient scripture, o Tanakh, ninakaw nila noong 70 AD. Ngayon ang tanong, noong 70 AD, ngayon, anong AD ngayon? 2024 AD. Ang 2024 AD, ngayong taon na ito, nasa 2024 na tayo ngayon, year, i-minus natin ang 70 AD, ilan ang mga taon? Ah, ito. 2024 AD minus 70 equal 1,954 years. So, almost 2 days in Yahweh. Tama yung sinabi na sa huling mga araw ay lilitaw yung katuruan ng demonyo, kasi noong 70 AD, ninakaw nila ang Biblia, dinala, pinagpalit nila ang pangalan ng mga fallen angel o pangalan ng mga demonyo. That's why, ang teaching ay demonic na. Yung Jesus Christ, yung Lord, yung God, yung lahat. Mga pangalan ng demonyo yan. That's why teaching of demons. Ah, di ba? 2024? Tama. 70 AD nila ninakaw ang Bible, 70 AD. Ngayon, 2024 AD na ngayon. Imaginos, oh, ang nalabas, 1,954 years. Almost to this sa Yahweh. Almost, ilan na lang kulang, maging 1,000 rin ito para maging 2,000. 60 na lang. 60. Oh, 50 na lang, oh. 60 years na lang. Oh, kita mo? Tukmang-tukma na sinabi na sa huling mga araw, magsilitawan ang katuruan ng demonyo. At sa mga huling araw, eto, 70 AD, tamang-tama nilakaw nila ang Biblia. Saan ba dinala? O, basa. 46 years na lang pala. Mayroong 777 aklat ng Biblia. Mayroon lamang tayong 66 sa kanila, habang 711 ang nawawala. Nakuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito sa basement ng Vatican, kasama ang 650 kargamento ng eroplano ng ninakaw na ginto at mahahalagang artifact. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang itinatago sa atin ng lahat ng katotohanan. Yan. Kinuha ng mga puting sombrero. Ang Vatican, puting sombrero sila. Pero ang nakatira sa Israel ng mga Edomites, itim na sombrero. Tingnan mo yung peking Hebrew Israel na nakatira sa Israel ngayon. Sombrero lang, mga itim. Ito naman sa Vatican, sa Italy, mga puting sombrero. Kinuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito. At nasa bisme ng Vatican. Ng original Bible ay 777 books ang Biblia. Ngayon, ginawa na lang nila 66 book. Yan ang mangyayari. O, 66 na lang, o. Naging apocryphal book ng 711. Tuloy, sumikat tuloy ang tindaang 711. Oh, yan. Tapos, ninakaw nila yung mga ginto pa, ninakaw ang ginto, mga halagang artifacts. Meron mo ha, yung mga gold doon ni King Solomon,
ninakaw nila. May natira pa kasi yung nilusob sila ng ano eh, ng Babylonian eh, ng Babylon, ni King Nebuchadnezzar. May natira pa yung dala ni Queen Sheba galing sa Pilipinas dito sa Upper. So yan ang nangyari. Ngayon, anong sabi ni John Pope? Sabi niya gano'n, no? O maingay. Nandito lang sa amin. Nasa basement. Maingay daw. Oo, yung bibig niya. Oh. Ngayon, alamin natin kung ano ang proba talaga na ang aklat ng Biblia ay marami talagang aklat na si Binari 77. Kailangan may mapatunay tayong scripture. Dito po sa scripture, sa ebanghelyo ni Nicodemo na dating tinawag na mga gawa ni Poncio Pilato. Si Poncio Pilato po ang gubernador sa Israel noong panahon na yon, na naghugas kamay siya dahil wala siya nakitang kasalanan ni Mashiach Yahwasay. So, ang mga Hudyo kasi nung panahon na yan ay ginamit ni Satanas, mga Hudyo, mga tribe of Judah. At kanilang pinatay si Yahwasay, binitin na sa punong kahoy. Nakapako sa punong kahoy, hindi nakapako sa cross, punong kahoy. Gayon, pumunta ngayon si Poncio Pilato doon sa mga Hudyo sa templo. O, pakibasa. Ang ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag na mga gawa ni Poncio Pilato, Kabanata 22, verse 1 to 2. Ang mga bagay na ito ay naparoon si Pilato sa templo ng mga Hudyo at tinipon ang lahat ng mga pinuno at mga iskriba at mga guro ng kautusan at ipinag-utos na sarhan ang lahat ng mga pintuang bayan ay sinabi sa kanila, narinig ko na mayroon kayong isang malaking aklat sa templong ito. Nais ko nga sa inyo na ito ay maiharap sa akin. Kita nyo ha, kasama to yung ebanghelyo ni Nicodemo. Anong sabi ni Poncio Pilato? Sabi niya, narinig ko na mayroon kayong isang malaking aklat, tanak o Bible, sa templong ito. Nais ko nga sa inyo na ito ay iharap sa akin. Gusto ni Poncio Pilato na makita yung Bible ng mga Hebrew Israelite na isang malaking aklat. Ngayon tuloy natin. Basa. At nang ang dakilang aklat na dala ng apat na ministro ng templo at pinalamutian ng ginto at mga mahalagang bato at sinabi ni Pilato sa kanilang lahat, isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng alahayang at ng inyong mga ninuno na siyang gumawa at nagputos na gawin ang templong ito na itinayo upang huwag ninyong ilihim sa akin ang katotohanan. Nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa aklat na iyon. Sabihin ninyo sa akin ngayon, kung sa inyong mga kasulatan ay nakasumpong ng anumang bagay tungkol kay Yahwasay na inyong binitin sa punong kahoy at kung anong oras ng sanglibutan siya ay nararapat na dumating, ipakita ninyo sa akin. Kita mo gaano ka-concern si Poncio Pilato na gusto niya makita ang isang malaking aklat. Ang sabi niya rito, at nang ang dakilang aklat na dala ng apat na ministro sa templo. Sobrang laki yan. Apat katao ang nagbuhat
So, hindi talaga yan maliit lang na, kumbaga ang Bible na isang kamay lang, 66 book. Apat katao nagbuhat na ito'y pinalamutian ng ginto at malagang bato. Ito yung ninakaw, yung nilusob ng Roman Empire ang Jerusalem. Nadala nila to. At anong sabi ni Pilato? Na yung siyahawa siya na binitin ninyo sa punong kahoy, ah? Nandito original to na Bible na binasa. This is came from the Ethiopian Bible. Siyahawa siya na inyong binitin sa punong kahoy, hindi pinako sa cross, punong kahoy. Alam ni Ponso Pilato, ang batas ng Israel, dalawa ang death penalty. Babatuhin hanggang mamatay, pangalawa, ibitin sa punong kahoy. Yun ang kinakarumalduman na kasalanan. Gayon, dahil sa tingin nila, siyahawa siya ay karumalduman, binitin na sa punong kahoy. At alam ni Ponso Pilato na ito'y babalik darating. Sabi niya, kung anong oras ng sanglibutan siya ay narapat na dumating, ipakita niyo sa akin. Alam niya na ito si Messiah ay babalik. Yahweh is coming soon, coming back. Pero sa mga Bibliyang, mga Babylonian, mga sinungaling na Bible, Jesus Christ is coming soon o coming back. Walang Jesus Christ babalik kasi ang babalik, Yahawa siya po, kasi yan ang totoo. Ngayon, tuloy natin ha. Ngayon, ipoprove natin nga mismo si Enoch galing sa langit, ilang aklat ang dala niya para ipabasa sa sangkatauhan. O, basa. Second book of Enoch, chapter 23, verse 2 to 3. At sinabi sa akin ni Prabuel, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo, isinulat namin. Umupo at isulat ang lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan. Gaano man karami sa kanila ang isinilang. At ang mga lugar na inihanda para sa kanila, hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa kawalang hanggan bago ang pagkakabuo ng mundo. At lahat ng dobleng 30 araw at 30 gabi at isinulat ko ang lahat ng bagay ng eksakto. At sumulat ng 366 na aklat. Si Prabuel po, one of the archangel ni Abba Yahweh. Nagsulat siya ng aklat. Si Enoch naman, nagsulat din siya sa aklat niya. Ngayon, ang pagkasulat kamay nila na 2 buwan, 30 plus 30, 60 days. 33 araw at 33 gabi. So 60 days, night and day. Natapos niya. Ilang aklat to? Dito sa English? Wrote 366 book. 366 book. Natapos ang aklat ng 60 days and 60 night. Overtime yan ha. Actually naman doon sa langit, wala namang gabi doon eh. Puro naman araw. Pero gilagay nila, gilagay doon night and day para ma-compare, comparison lang sa atin dito. Natapos nila. Sulat kamay lang, hindi typewriter, hindi computer. Walang computer noon. Sulat kamay. So, ang dala ni Enoch na aklat, pababa dito sa earth, 366 book. So, total lahat, naging 777. Pero ang question ngayon, itong yung Bible na satanic o demonic Bible na gawa ng Vatican Canon ay 66 book. Paano natin masabi ha? Ito, kailangan malaman yung story. Noong 70 AD, kinuha ng Vatican ang Bible na 777. Pinalitan nila lahat.
Ang Old Testament ginawa lang modern Hebrew at ang New Testament ginawa lang Greek. Pagdating ng 1682 AD, ginawa ni Saint Jerome ng Latin lahat, Old and New Testament Latin lahat. 182 AD, Latin na lahat. From Hebrew, ginawang Latin, Old Testament, pero selected lang. From New Testament, na Greek na, ginawang Latin. Ngayon, pagdating naman ng 1382 AD, ito si John Wycliffe, ginawa naman niyang Bible na English, the first English Bible ni John Wycliffe noong 1382 AD. Kaya yung panahon noon, wala pang liturgy. Kasi gumawa ng liturgy, the father of liturgy, si John Giorgio Ticino ay 1524 AD. So ang kalalabasan ay isos ang nakalagay. Greek na isos. Isos, may O, ngayon tinanggal ang O, U na lang is I, O, isos. That's why, ang King James 1611 na pinagawa ni Haring King James sa lalabing apat na pong scholar, na translate ang tinatawag na 1611 King James na 80 books, ay nanggaling yon kay John Wycliffe. That's why walang liturgy nung panahon na yon. So, that's why makita mo ang King James 1611, walang liturgy. Isos ang nakalagay. Yan pa naman ang pinaniwalaan ng mga remnant Hebrew Israelite sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Pero doon sa Ethiopia kami nagbase, 120 books, hindi kami gumagaya ng 1611. Dahil corrupted Bible pa rin yan. Ngayon, ito naman si William Tandel, nag-create naman ng another English Bible. Siya yung the first English Bible na World Jesus na. Kasi may liturgy na. 1525 AD. Kasi ginawa ni John Giorgio Ticino noong 1524. So after one year, nag-create si William Tandel ng English na may liturgy na yung Jesus, yun sa King James nga bago. 66 book na, hindi na 80. Lahat na yan, ng aklat ng King James 1611, King James from William Tandel, na dinala ni Magellan dito, ay may salita ng Jesus sa Bible. Doon na sumikat ang Jesus. Pansinin mo, kay William Tandel, kay John Wycliffe, nanggaling yan kay Jerome, na Greek sa Old Testament, Latin sa Old Testament, Latin din sa New Testament. Ay kay Jerome naman, Hebrew sa Old Testament, modern Hebrew sa Old Testament, ay Greek sa New Testament. Corrupted lahat yan. Kailangan, doon talaga tayo sa Ethiopian Bible. Mamaya, pakita ko sa dito. Kasi yun na lang pag-asa na may kopya ang Ethiopia. Paano nakakopya sila? Na corrupted, dinala naman ang Vatican. Ang 7-11 niya, nakatago. Ginawa lang apocryphal book. Ituloy natin ha. Ngayon. Basa. Second book of Enoch, chapter 33, verse 9 to 10. Ibigay sa kanila ang mga aklat ng sulat kamay, at kanilang babasahin ang mga ito, at makikilala ako para sa lumikha ng lahat ng bagay, at maunawaan kung paanong walang ibang alahayam maliban sa akin. At hayaan silang ipamahagi ang mga aklat ng iyong sulat kamay na mga anak sa mga bata
saling lahi, sa saling lahi, sa mga bansa, sa mga bansa. O, biro mo utos, ha? Sabi rito, substitute the books of thy handwritten, children to children, generation to generation, nation to nation. Etong 366 book, kasama na ang Book of Enoch. Tapos yung mga Hebrew Israelite nga na mga rimna na sa Amerika, sa ibang panig, except sa Ethiopia, ayaw ninyo ng Book of Enoch. Dahil wala daw sa aklat ng Bible. Walang aklat, wala sa aklat ng Bible ng Vatican. Pero sa aklat ng Ethiopia kasama. Kayong mga rimna ng Hebrew Israel, mag-aral pa more kayo. Nasa Amerika kayo nakatira. Kulang pang knowledge nyo. Sa totoo lang, mag-aral kayo. Bakit? Na dito sa silangan. Kasi dito sa silangan, magsimula ang tamang turo. Tama! Hindi talaga sa Amerika, kasi Amerika, equivalent ng Egypt yan eh. Yeah. Pero ang silangan, kasi ito yung Elda, nandito yung Garden of Eden sa Palawan. Yes, grabe. At nandito rin ang ibong mandaragit sa silangan. Hindi lang isang ibong mandaragit, marami kaming ibong mandaragit dito. Tama. Hindi lang si Felix Manalo, hindi yan ibong mandaragit. Ang mga ibong mandaragit, yung nangangaral sa tunay na pangalan, marami ang mga ibong mandaragit, taga-silangan, at tawag ngayon Philippines. Yan. Yan ang totoo. That's why yung mga American, taga-American Hebrew Israelite Rimland doon, wala. Nakasanda lang kayo, 1611 King James, wala yan. Corrupted din yan. Galing yan, kinopia kay Jerome. Old and New Testament, Latin. Si Jerome naman, galing naman kinopia na sa Hebrew na modern at Greek na New Testament. Corrupted. So, Ethiopia tayo. Ngayon, tuloy natin. Oh. Catholic Bible, ha? Biro mo, ha? Ito, back, born again Christian. Ito, Jehovah Witness, INC, Iglesia ni Manalo. Ito, Seven Days Adventist. Ito, LDS. Ito, MC. Dito sila, nakasandal itong 66 book na Catholic Bible. Corrupted ito. Ang mga pangalang gilagay ito, pangalan ng fallen angel lahat. Paano kayo dadalhin sa langit na nakasulat yan, mga demonyo? Tama. That's why, sa huling mga araw, ay magtuturo ng katuruan ng mga demonyo. Kasi, mga base nila ito. Okay, ipaprove natin ha. Paano? Ah. Ngayon, pansinin mo ha, yung ninakaw nila ang Bible sa Jerusalem, sa Vatican, sa Italy, nakita doon sa kanilang nakalagay, oh, gilagay nila sa wall, oh, Yahweh Shai Ohil, noong 1320 to 1330, AD, Yahweh Shai, oh, o tingnan mo mga balat, itim. Yung Yahweh siya itim, hindi yung puti na si Cesare Borgia. Amerikano. Puti, itim ang totoong Savior. Yahweh siya ay nakamukha ni Roger Manatad. Ano ang kulay ng lupa? Oo, yan. Okay. Oh. Basa. Original Hebrew to. Genesis chapter 1 verse 1. Simula ay nilikha ni Alahayang ang mga langit at ang lupa. Ito yung ano sa original o Hebrew translator o Hebrew Tagalog, English. In the beginning, Alahayang created the heavens, plural, and the earth. Kasi ang heaven kasi yan ang nilikha talaga ni Abba Yahweh, yung Siam. Kasi yung sampo, tirahan niya, ang tirahan niya, oh, hindi na krediyan, talagang nandiyan, existe na yan. Mulang nagsimula, walang simula si Abba Yahweh, ang 10 heaven, wala rin simula. Pero ang first heaven to 9 heaven, created yon, except sa 10 heaven. That's why heaven, plural.
Nakalagay doon, alahaya mo, alahaya mo, alahaya mo, alahaya mo yan. Oh, pero sa corrupted Bible, oh, tingnan mo ah, paano natin maprobo? Ah, oh, ito, oh, ah, la, oh, la, ha, oh, ito, ha, oh. Ya. Ha. Ya, ya, ya. Oh, ya, oh, ya. M. Oh, M, ito, oh, yung final letter, oh. Ya. Oh. Alahayam! Malinaw po! Nakabase sa alphabet ng Hebrew. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng alahayam? Alahayam, powers. Sa Bisaya, makagagahom. Sa Tagalog, makapangyarihan. Ang power ng singular ay Allah. Allah, singular lang, power. Pero pag alahayam, powers. Pero mo mas tama pa ang Quran eh. Oh Allah, Allah Akbar. Allah Akbar. Oh Allah, power. Oh, Allah. Power. Sa Hebrew plural alahayam. Sa Islam ay Allah lang. Kasi ang Hebrew Israelite mga anak niyan sila ni Abraham, mga apo ni Abraham. Si Isaac, anak niya, tapos si Jacob, apo niya, naging Israel. Kaya anak niya si Ismael, kay Hagar, tapos yung anak niya ni Keturah na anim. Yun lahat ay mga Arabo. Ang kanilang paniniwala ay Allah. Walang problema, Allah. O, alahayam. Pero pag sabihin mong God, Diyos, Satan po yan, ipoprobe natin ha. O, biro mo ha. Ito yung Bible na corrupted, na demonic Bible. Genesis 1:1. In the beginning, God na ginamit, ha? God. Alahayam dapat to eh. Created the heaven. Singular pang heaven. Walang is. Mali ito. Dapat may heaven. So, sa Tagalog, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit. To. Mga langit dapat. Tita mo yung error. Ang langit to singular, pero sa original plural ang langit. Alahayam man kalagay. Ngayon, sino to si God? The drill. Si Satan, oh, Satan's name is God. Sino yan si God? Si God drill. Ah, tingnan natin ha. Ito si God, oh. Ayan siya, ito, oh. Pero ang tunog niya, pareho lang, God. Basahin ito, God. Ito, basahin, God. Tingnan natin Isaiah 65:11. Yan. Ah, basa. Isaiah 65:11. At ikaw na nakalimot kay Yahawah, na nakalimot sa banal na bundok, at sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Mm. Huwad na kapangyarihan. Doon sila sumamba kay God na huwad na makapangyarihan. Pero siya yung swerte at sa kapalaran. Kasi pag nag-God-God ka, ba, gusto kasi pira-pira lang eh. No, nang makalupang kayamanan. Pero pansinin mo, Yahawah nakalagay, oh. Yahawah. Yahawah. Oh. Yahawah. Oh. Ngayon, itong God nito, ito yon si God real, oh. Na sumamba kay God. Oh, sumamba kay God. Marami, oh. My God. Oh, my God. Sa Tagalog, oh, Diyos ko, Diyos ko. Hindi mo ba alam yung Diyos ko mo, yung God mo, ay isang fallen angel na Satan? Sumamba kayo kay Satanas? Dahil wala kayong kalam-alam. Ang Bible gamit ninyo, nakaraang almost 2,000 years ago, na almost 2 days ni Yahawah, ay lumabas yung Bible na satanic o demonic Bible na teaching of demons. Sa'yo yun. E kami, lumabas kami huling oras na kailangan mahayag na ang totoong pangalan ni Abba Yahawah. Yun ang totoo. Makinig kayo. Kaya lang kasi, manhid sila. Manhid sila, parang yung budhi nila talagang grabe. Walang pakiramdam. Sirado na ang tainga. Sige ka. Sa huling, doon sa hantungan ninyo sa impyerno, doon kayo magsisi.
At least wala na kaming pananagutan. O ngayon, ito, basahin natin. Ito yung Demonic Bible. Basa sa Demonic Bible. Isaiah chapter 65 verse 11. Ngunit kayo na nangagpapabaya sa Panginoon na nagsisilimot ng aking banal na bundok, na nangaghahanda ng dulang para sa kapalaran at pinupuno ang saro ng alak na haluan para sa kaukulan. Isaiah chapter 65 verse 11. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay God at Mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Ito yung Good News Bible na Demonic Bible. Ito naman King James Bible na demonic din. Galing pa rin sa Vatican to. Pareho. Ah. Ngayon, Lord ang nakalagay oh, sa Tagalog, Panginoon. Dito naman nakalagay sa King James, Yahweh. Oh, Yahweh nakalagay. Ngayon, alamin natin to si Yahweh, sino yan? At sino yung si Panginoon at sino to si Lord? Ngayon ha? Ha? Sino ito si Lord? Si Baal! Sa Jeremiah 23:27, they thought that my people would forget me because of the vision they spoke of, just as their ancestor forgot me and served Baal. Kinalimutan si Yahweh at nag-serve sila kay Baal. Sino yan si Baal? Yan si Lord sa Ingles. O, basa dito sa Tagalog. Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Baal means Lord. Then we should not use the word Lord. Kasi yung Lord na yan ay si Baal yan. Marami silang Lord. Bahala na si Lord. Oh, oh Lord, Lord God. Puro pa naman fallen angel. Si Lord, fallen angel. Si God, fallen angel. Puro dalawang fallen angel ang tinawag. Si Baal, fallen angel yan eh. Sa Bukobinok, si Baal. Ah, ngayon, dito naman tayo sa Panginoon. O, basa. Si Lupercos ay tinawag ng mga Griego sa pangalang Pan. Si Baal, si Lord o Panginoon. Yes. Madalas na mabanggit sa Biblia ay isa lamang sa mga pangalan para kay Nimrod, ang dakilang mga ngaso. Genesis chapter 10 verse 9. Satanas ang Baal o sa Ingles ay Lord ng paganong Babylonia. Ah. Sino 'yan si Lord? Si Satanas. Yung Baal, yung Lord. Pagsabi mo, "Oh my God, oh my Lord." Yung Lord mo, yung God mo, dalawang Satanas nang tinawag nyo. Dagdagan pa rin yung, oh Jesus Christ, ang Jesus Christ, 10 Satanas na sa loob niya. 10 fallen angel. Grabe. Dalawa doon ang prinsipe ng impyerno, si Dagon at saka si Leviathan. Grabe. That's why powerful talaga yung Jesus Christ. Kasi, biro mo, 10 fallen angel na sa loob niya. Yun. Oh, may power talaga. Marami talagang maling lang. Kasi, biro pa naman, 10 fallen angel sa katanguhan ng pangalan ng Jesus Christ. Dalawa doon, prinsipe ng impyerno. Si Leviathan at saka si, ano, Dagon? Dagon. Grabe. Ngayon. Ah. Sino to si Yabi, Yahweh, Jehovah, Satanas? Nung araw, hindi ko pa alam, awit pa ko dyan eh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Tinatawag ko pa si Satanas.
si Jehova. Pero ngayon, ano nang pagtawag natin? Abayahawa. Yes. My provider. Yan. You are more than enough for me. Yahawa Shai, you're my healer by your stripe. Oh, yan. I set me free. Yan ang tama. Kasi tinuruan tayo sa mga Christian awit, pero ang inawit natin, tinatawag, puro mga fallen angel, Satanas. Ah, ngayon, dito, balik tayo sa original, Hebrew. Ano bang pangalan talaga ng Creator? Basa. Isaiah chapter 42, verse 8. Ako si Yahawah. Iyon ang aking pangalan. At hindi ko ibibigay ang aking karangalan sa iba, ni ang aking kaluwalhatian sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Mm. Ang pangalan talaga niya Yahawah, hindi Yahuwa, hindi Yahweh, hindi Jehovah, at hindi Ahaya. Yahawah. Oh, ito. Yahawah. Yahawah yan, oh. Hindi yan Ahaya. Hindi rin yan Yahweh, hindi rin yan Jehovah, hindi rin yun Yahuwah. Kasi ang original Hebrew, walang sound O at saka U, at saka I. Ang original Hebrew sound, alphabet, ay alang at saka ay. Abagadahawa, sakatayakalamana, saay pa, tasakwarasata. Alang at saka ay, wala na iba. Pag iyahwa mo, modern Hebrew. Pag Yahweh, modern Hebrew. Pag Jehovah, modern Hebrew. At yan ay mga fallen angel. Ngayon, tuloy natin. Ah, ngayon, itong Jesus Christ. Sino to galing? Ito si Sios. Ito si Sios, oh. Ginawa dito. Si Siari Burgia. O ngayon, tingnan natin ha. Tingnan o, basa. Doon sa... Apokalipsis chapter 2, verse 12 to 13. At sa anghel ng iglesia sa Pergamos ay sumulat ka. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay, kung saan naroroon ang upuan ni Satanas at pinangahawakan mo ang aking pangalan at hindi mo itinatanggi ang aking pananampalataya. Kahit noong mga araw na si Antipas ay aking tapat na martir na pinatay sa gitna ninyo kung saan naninirahan si Satanas. Si Satanas naninirahan sa iglesia ng Pergamos. Doon sa simbahan ng Pergamos, nakaupo. Ngayon, sino itong pangalan na Satanas na ito? Anong proper name ni Satanas na nakaupo sa iglesia ng Pergamos? Kailangan po palaliman natin. Oh. Oh, basa. Apokalipsis chapter 2 verse 12 to 13. Sa Pergamon, kung saan naroon ang trono ni Satanas. Mm. Ang Pergamon altar ay isang napakalaking istruktura na orihinal na itinayo noong ikadalawang siglo BC sa sinaunang Griego na lungsod ng Pergamon. Ang templo ay nakatuon sa Greek god na si Zeus. Ang Pergamon altar ay ipinadala ng Ottoman Empire mula sa orihinal nitong excavation site ng isang German archaeological team na pinamumunuan ni Carl Newman at muling itinayo sa Pergamon Museum sa Berlin noong ika-19 na siglo. Kung
saan makikita ito sa iba pang mga monumental na istruktura tulad ng Stargate mula sa Babylon. Ah. Sino pala ang nakaupo sa simbahan sa iglesia ng Pergamos? Ah, sa altar nakaupo doon. Siya po si Zeus. Zeus. Yung god daw ng Greek. Eh sino yan si Zeus ngayon? God. Si Jesus. From Zeus to Jesus. Kung ito Zeus ay Satanas, ito ay Satanas din. Dahil ito na ang present name niya. Ito ang former name, Zeus. Kasi nabibisto na dito eh. Ngayon, dito hindi pa nabisto. Pero binibisto na natin ngayon. Pero ang iba, hindi pa. Ayaw nila. Ayaw nila. So, ngayon. Ato. Tingnan mo doon sa Vatican, the secret of Vatican, ha? Sino yung sinamba nila dito? Si Zeus to. Something. Si Behemoth. Satan. Ngayon, sino yan sa actual ngayon? Sino yan sa actual ngayon? Yan! Jesus. Satan has many names. One of them is Jesus. Grabe! Ngayon, banat by, kaya, nagapanood mo ako sa, ano mo, sa mga vlog mo. Narinig ko, alam ko, Christian ka. Tama yung panampalataya mo na you are saved by the blood ng Savior. Kasi, binabantaan ka na ng Malacanang napatayin ka. Dahil doon ka panig sa mga sa taong bayan. Ngayon, ano nangyari? Kung sakali matigok ka, kung sakali lang ha, huwag sana. Dahil papatayin ka nga. Pero kampante ka naman, di ka naman natakot dahil you are saved by the blood. Pero ang question kasi dito, yung inasahan mong blood, blood ni Jesus Christ. Eh sino yan? Si Satanas yan. Blood po ni Yahawah Shai Hamashiach. Yan ang nakasulat sa original Bible. Na kung narinig mo ako ngayon, sa vlog ko ngayong ito, tatawagin mo, I'm saved by grace, by the blood of Mashiach, Yahawah Shai. Huwag mo itong babanggiting Satanas na ito. Dahil prinsipe ito na imperno. Tama. Eh pag ito itinatawag mo, hindi ka mapunta sa langit. Dadalhin ka dito sa imperno. Eh magugulat ka. Di ba nasip ko may blood? Pero ito palang Jesus. Prinsipe pala dito sa imperno. Yan. Gising na. Habang hindi pa mangyari sa'yo, alam naman namin kung matigok ka, Malacanang ang tumitira sa'yo eh. Yahawah Shai. Wag. Pero Yahawah Shai ang tanggapin mo. Wag Jesus. Mashiach Yahawah Shai shed his blood. And we have obtained eternal redemption by the blood of Mashiach. Tama yung paniwala mo na we are saved by the blood. Kaya lang, kay ninong blood, kay Mashiach Yahawah Shai, hindi kay Jesus Christ. Dahil walang totoong Jesus Christ nga nag-shed ng blood. Oh, Pastor Buddy, ikaw magpatuloy. Oh. Pasapin mo si Banat Bay. Banat Bay, ito po. Ang pinaniwalaan mo kasi Kristo, pinako sa cross. Hindi naman totoong pinako sa cross eh. Si Yahawah Shai, pinako sa punong kahoy, binitin. Yon ang katapusan ng lahat ng paghihirap. Lininis niya ang lupa sa pamamagitan ng isang dugo. Dugo po ni Yahawah Shai, hindi po Kristo, hindi po Jesus. Pa-Jesus, Jesus pa kayo, pa-Kristo, Kristo kayo. Ngayon, tandaan mong mabuti, ito ang pinaka-importante. Dugo ni Yahawah Shai ang magligtas sa'yo. Sa kabilang buhay, brother, walang katapusan. Dito, estranghero lang tayo dito. Hindi nga tayo abuti ng 200 taon dito. Pero doon sa kabilang buhay, hawakan mo ang Yahawah Shai. Yun po ang dakilang tagapagligtas. Yahawah Shai,
siya si Yehawa, ang dakilang ama, nung siya nagkatawang tao. Siya po si Yehawa siya. Ulitin ko to, bakit Yehawa siya? Yehawa ang tagapagligtas. Well, tama yung sinabi. Ang nakalagay kasi, to me to live is Mashiach, and to die is gain. Pero gilagay kasi sa Peking Bible, to me to live is Christ and to die is gain. Yun binanggit mo eh, napakinggan kita eh. Kasi Christ yung nakalagay sa Pike. Pero sa original Bible, to me to live is Mashiach. Sa modern Hebrew, to me to live is Messias. Messias yung sa modern eh. Ang original kasi walang sound E, A talaga, I lang lahat. A lang I, dalawa lang vowels niya, A lang I. So, to me, to live is Mashiach, and to die is gain. Tayo na yung buhay para kay Mashiach, Yawashai, at yung ating kamatayan ay tagumpay. Ganan siya. That's why kung sakali man may mangyari sa'yo, di ka naman takot, dahil sa inyong mga vlogger kasi, talagang lulusubin kayo ng taga Malacanang na hungry of power, uhaw sa kapangyarihan. So, ako hanga naman ko sa inyong mga vlogger na yan na talagang taglaban ang taong bayan. Hanga ako sa inyo. That's why nanonood ako sa inyo eh. Ngayon, ang atin lang, kung sakali mangyari, para sure ka sa langit, mula ngayon, Yahawa Shai Hamashayak, ang pangalang tatawagin mong paniwalaan mo, dugo niya. Siya po si Yahawa nga nagkatawang tao. The only name of Creator. So yan po. Okay, tuloy natin. So, ang nakalagay sa original Bible, ano bang pangalan nakalagay? O basa. Matthew chapter 1 verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahawashai sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At sinin mo ha, original Hebrew to, Hebrew. Gamit kasi ang Google Translator eh. Yahawashai. Sa English, and she gave birth to a son and called his name Yahawashai. Pero sa Bible na galing sa Vatican, yung Bible na corrupted, na demonic Bible, Jesus nang nakasulat. Pero sa original, Yahawa Shai. Yahawa Shai talaga. Gayon, sino ang magligtas sa atin? Sa kanyang dugo, ang binuhos? Basa. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahawa Shai. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Malinaw! O yan! Sa English, salvation can only be found in Yahweh Shai. Malinaw po. Hindi Jesus Christ. Because in the basement of heaven, only His name was given by alayam. Alayam ha, singulado, Allah. Tama pa nga Muslim eh. Sa Quran eh, Allah. Sa Hebrew kasi, Al-Hayam. For the salvation of mankind. Yon. Tayo yung mankind eh, na maniniwala. Doon natin babasihin ang ating paniwala sa tunay na original Bible. Pero ang pagligtas sa atin, nagkatawang tao si Yahweh ay nag-seed ng blood talaga. Dahil sa blood, hindi sa ating gawa. We are not saved by good work. We are saved by grace alone. By the blood of Mashiach Yahweh. Hindi by the blood of Jesus Christ. Nilinglang nila ang tao. Kasi ang tao maniwala by the blood, we are saved. Pero yung pangalan mo na, Satanas pa rin ang pangalan ginamit. So, kita mo, linglang ang buong mundo. Hindi lang ang tagala, Malacanang nanilinglang, ang matinding tagapaglinglang yung Vatican. Ito. Ito, pansinan, itong binabase ha, Ethiopian Bible is the oldest and the most complete on earth.
Dito kasi kami kumuha ng Bible kasi ang original Bible na si 777 book nandoon sa Vatican. Ngayon may kopya ang Ethiopian, may kopya sila. Paano sila nagkaroon ng kopya? Ito ha. Ito, how is the Ethiopian Bible different from the other version? Ito yung mga demonic Bible. Ito Holy Bible, Ethiopian version, Ethiopic version. Ito. Ito dito natin kinuha. Ngayon, o, pansinin natin. Di ba may binanggit dito sa Mateo chapter 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Ngayon, kung nakuha ng Vatican, ng Roma, ang Bible na original doon sa Jerusalem noong 70 AD, at nabago nila, dinoktor nila, pinalitan nila, di, hindi ito magkatotoo. Nasabi niya, mawala ang langit lupa, pero ang kanyang salita hindi mawala kailanman. Kasi may kopya ang Ethiopia. Paano sila nagkakopya? Eto. Eto ngayon, ha? The complete 54 book of Apocrypha sa 2022 edition to, ha? Nandito yung book of Enoch, book of Giant, Joseph, Jubilee, at Exatera. Ilang Bible lahat yon? Ilang aklat lahat yun sa isang Bible? 54 ang Apocrypha, 66 ano, total lahat 120 books Hebrew Jewish Bible in Ethiopia. Ito yon. Dito kami sumandal. Ang ibang mga Hebrew Israel sa Amerika, sa ibang bansa, nakasandal sila ng 1611 na gawa ni John Wycliffe. Mali. Demonic Bible pa rin yan. Eto tayo sa Ethiopia. Ngayon, anong sinabi ro? Ethiopian Jew, rich past, rich future. Ang mga Hudyo sa Ethiopia, mayaman sa nakaraan, mayaman sa hinarap. Ito, mga Hudyo yan, mga Hebrew, tribe of Judah yan. Oh. Bakit mayroon doon? Kasi ganito ang kwento. Ganito. Dito tayo sa Tagalog dito. Sino ang nagtatag ng Ethiopia? Ayon sa Kibranagas, itinatag ni Minilik the First ang imperyo ng Ethiopia noong ika-10 ng siglo BC. Sino itong si Minilik the First na emperor ng Ethiopia? Emperor ng Ethiopia si Minilik the First. Ang tatay niya si King Solomon, ang nanay niya si Queen Sheba na galing sa Cebu na kapatid ni Ofer at ni Habila. Si Habila nakapwesto sa Luzon, si Sheba nakapwesto sa Visayas, at si Tarsis nakapwesto sa Mindanao. Si Tarsis po ay kaibigan lang nila, apo po ni Japit yun. Ngayon, per entire ng tatlong area na tawag ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, ay Ofer. Naging Maharlika, ngayon Philippines. Ngayon, ang problema natin ngayon sa Pilipinas, pag hindi masolve yung problema natin, itong presidente nating bangag, magsiparit ang Mindanao, taga-Mindanao pa naman ako. Tama. Mindanao Federal Republic. Tama ang dati nating presidente, Duterte. Dahil ang mama niya Maranao, ang lolo ko Maranao. May dugo kaming Maranao. Ni President Duterte. Tama. Tama ka rin. Doon tayo kay Tatay Digong. Sumandal. Kasi doon naman tayo sumandal sa tama eh. Hindi tayo tumandal sa mali eh. Ang kulang lang sa'yo, yung pangalan lang tagapagligtas. Pero yung paniwala mo sa dugo, tama ka. By the blood tayo na-save. Pero Yahawah Shai, Hamashiach, hindi Jesus Christ. Diba? Banat bay? Lagi kitang pinanood. Sabi mo, subscribe, share, and comment, share ko lagi para mapanood lahat yung mga vlog mo. Yan.
Wag Kristo. Ano mo rin si Mocha? Turuan mo rin siya, Yahawa Shai. Pati si Boss Dada. Kayo mga kaibigan mo. Oh, yan. Si Queen Sheba, ha? Taga-atin to si Queen Sheba. Ngayon, bakit si Minilek hindi dinala sa Pilipinas? Bakit anak ni Queen Sheba? Hindi dinala kasi pagtatawanan siya ni Habila at saka ni Oper na nagpunta ka lang sa Jerusalem, nabuntisan ka kay King Solomon. So, doon na lang binigay niya kay King Solomon at dinala ni King Solomon si Minilek sa Ethiopia at siya po ang founder ng Ethiopian nation. At nakakuha sila ng kopya ng Bible na hindi talaga, kahit hindi naman buo si Bin Hari 77, at least may 120 box. Dati kasi 88 box ang sa ano eh, kasi sa broader canon 88 box yung sa mga Jew na Ethiopian. Ngayon sa 2022 120 na, pero ang narrow canon 81 lang yung mga tiwahe, Orthodox Tiwahedo Church sa Ethiopia, na para silang Orthodox Catholic eh. 81 box sila. Pero hindi nang sila under Roman Catholic. Siparit sila. Para silang Orthodox, parang katulad sa Russia. Orthodox sila. Pero dito tayo sa mga Jew, mga Hebrew sa Ethiopia na kay King Menelik. Yan, 120 box na po ang atin. Dati 88 box. Yan. So hindi talaga nawala. Sabi doon, heaven and earth will pass away but my word will never pass away. Tama. So nanatili talaga, hindi talaga mawala ang kanyang salita. Kasi nakasipte, nakatago, nagkaroon ng Bible si King Menelik. Sinadya talaga nga naanakan si Queen Sheba ni King Solomon. Parang anak lang hari na may lagay sa tupiya, ito ang mag-preserve ng original Bible. Dahil ang 777 book nga nakita ni Poncio Pilato ay napunta na sa Batikan, dinoktor na. Yan po ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero itong mga huling mga oras, mabubulgar na ang kalukuhan nila. Yan. Ngayon, tuloy tayo. Reyna Sheba ng Cebu, Oper, Philippines. Yan. Hindi niya dinalang anak niya dito. Dinala ni King Solomon doon sa Ethiopia. At naging sa Africa, nagkaroon ng bansang Ethiopia. Ang founder po at ang unang emperor ay anak ni Queen Sheba at ni King Solomon. Si King Emperor Menelik the First. Kasi yung anak niya dasikan. Yan. Ayon, pag mayroon talagang hindi maniwala, may katawagan sa kanila kung hindi maniwala sa mga exposisyon namin ngayon dito sa talakay ito. Basa. John chapter 10 verse 26 to 28. Dadapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipon at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga tupa na kinig, sumunod. Pero ang kambing, hindi talaga sumunod. Hindi talaga maniwala. Kambing eh. Sino ang tatay ng kambing? Fallen angel. Nakaanak ka mga fallen angel dito eh. Pero ang mga tupa ay nakalista na yung mga pangalan nila, mga kaluluwa. Nakahanda na sa buhay na walang hanggang before the foundation of the world. Hindi pa tinatag ang mundo na napangalan na sulat na doon ni Prabuil, nila ni Enoch. Na ito yung mga naliligtas, ang daming mga kaluluwa na mapunta sa langit. Dito na lang magkaroon ng reward. Ang matino, magandang ginagawa, iwas sa kasalanan, mansyon. Ang medyo pasaway, langit pa rin, bangkita o either sa parang. Masaya. Hindi parang Marikina. Pero sa tandaan, pinangako, walang mawalang kaligtasan. Sabi rin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol. Hindi at hindi sila aagawin inuman sa aking kamay. Once you are saved, still saved forever. Once you are elect before the foundation of the world, you are saved forever.
ang kaligtasan, bigay, regalo, walang bigay, bawi. Dahil pagbigay, hindi naman binawi ang dugo ni Masayakyos ang binuhos. Pag binuhos niya, ay ikaw ay nakatanggap sa pagbuhos ng kanyang dugo, wala nang bawian sa kaligtasan. We are sure na sa langit. Kaya lang ang reward na lang magkaiba. Ang iba taga bangkita, ang iba taga parang, hindi parang markina ha, parang, at ang iba taga mansion. At least langit. Yan, pero langit pa rin. O oh, yan. Oh, dito nagtapos. Huling panalita tay, ikaw muna. Yeah, salita mo tay. Katotohanan mga kabayan, siya ho ay isang tagapagligtas, isang salvation na creator natin mga kababayan. Pagkataon-taon siya nag-iyahawasay. Siya ang nagbigay sa atin ang kaligtasan mula sa kasalanan. Pastora, sige. So para po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon sa YouTube channel na ito, isa na naman pong napakahalagang katuruan ang ating natutunan, nalaman sa mga oras na ito. So sana po sa pamamagitan nito ay magising na tayo sa katotohanan. Sa matagal na pagkabulag ay makalaya na tayo. Tuluyan na tayong makalaya. Sa matagal na pagkabulag at pagkalinlang na nangyari sa atin dahil sa ating pinaniwalaan na 66 books ng Biblia, na ito pala ay nalaman natin na isang corrupted at doctorated na Biblia. So nawa po, mula sa mga katuroang ito na ating nalaman ngayon, ay magising na po tayo sa katotohanan. Pastor Bade. Kaya rin po ang hindi po kaya natin tao. Kaya po, hindi po kahit tulutan ni dakilang takabakika, ni Aba Yahawa, na tayo ay malinlang, patuloy na malinlang. Nagbigay siya ng isang tao na bukas ang puso at isipan. Natuklasan po ang buong katotohanan. Kaya po ipaliwanag namin sa lahat na nanonood ngayon. Ibabalik ko na po kay Bishop. Salamat sa inyo. Kaibigan kong Banatbay, Boss Dada, at Ma'am Moka, at sa ating dating presidente, Tatay Digong, sa kanyang anak si Paulo, si Basti, Mayor Basti, at ang ating future president, si Inday Sara Duterte. At kay Attorney Vic Rodriguez. Manugang ko, Rodriguez. Yes. Ito, nakatera kami Montalban, Rodriguez Risalto eh. So, you are future senator, Vic Rodriguez. Bubuto. Si, si General Bantag. Yan. Hebrew Israelite, yung mga Igorot, tribe of Manasseh yan eh. So, at si Ma'am Harlika, at iba pang mga vlogger, si Jojo Di Guzman. Yung iba pa, hindi na natin bagitin lahat kasi dami na. Pero ang pinaka-close ko talaga si Buddy, si Banatbay. Kasi narinig ko siya na tama ang kanyang paniwala sa kaligtasan by the blood. Tama, correct. Ang name lang diferensya. So, bye-bye sa inyo. Subscribe, comment, share, and thank you for watching. Biblish, shalawam, shalawam. Aba Yahawa, Isha Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa.